What's up mga idol? TNT, kakabahan talaga dahil sa balitang ito. Ang tanong dito ay kung ano naman kaya ang balitang ito. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol. Balik sa solo ng standing ang SMB matapos nilang talunin ang TNT sa naging laban nila. Sobrang init at intense talaga ang naging laban dahil may mga ilang players na nagkasagutan at nag-away. Expected naman talaga na magiging mainit ang bakbakan na ito dahil parehong team ang gusto makapunta sa top 2 para magkaroon ng twice to beat advantage sa playoffs. Dahil sa pagkatalo nga na ito ng TNT, natapos na ang winning streak nila. Kung hindi ako nagkakamali, 6 game winning streak sila. Pero dito na nga nagtatapos yon. Ang SMB naman ngayon ay mayroon ng 4 game winning streak at kasalukuyan nasa number 1 sila ng standing. Bumagsak naman sa 7-3 ang win-loss record ng TNT at napanatili nilang nasa number 4 sila ng standing. Samantala, ang susunod na makakalaban ng TNT Tropang Giga ay walang iba kundi ang isa rin sa top team na Hinabra. Maglalaban sila sa Linggo, 6:30 PM, nagaganapin ulit sa Smart Araneta Coliseum. Sobrang magiging maganda laban din ito dahil may winning streak din na pinangahawakan ng Hinabra at gusto rin nila makapasok sa top 2. 4 game winning streak na ang Barangay Hinabra at kasalukuyan sila nasa number 2 sa standing. Mabigat na challenge para sa TNT na talunin ang Hinabra sa magiging laban nila. Dahil hindi basta-basta ang team ang Hinabra ngayon. Sobrang solid ang chemistry at nilalaro nila. Pero mukhang mas mahirapan pa ang TNT dahil may isang balita na siguradong kakabahan sila. Sa magigilaban nga nila kontra sa Hinabra, napakalaki daw ang chance na hindi pa rin maglalaro si Troy Rosario para sa kanila dahil may injury daw ito sa kanyang tuhod. Hindi naman daw ACL injury ito, kaya hindi dapat mangamba mga TNT fans. Pero tulad na nasabi ko, malaki talaga ang chance na hindi pa rin siya makapaglaro. Dahil sa lagilaban nga nila kontra sa SMB ay hindi rin ito nakapaglaro. Isa pang hindi maganda balita para sa kanila ay wala rin ang shooter nila na si Ryan Reyes at malaki din ang chance na hindi siya makapaglaro kontra sa Hinabra. Hindi rin siya naglaro kontra sa SMB kaya kulang na kulang talaga sila sa firepower. Malaking bagay pa naman sanang pwede nila matulong kaya sobrang laking disadvantage talaga ito para sa TNT. Kabaligtaran naman para sa Hinabra dahil kompleto at healthy ang team nila. Walang may sakit, walang may iniindang injury, at lahat sila ay handang maglaro kontra sa TNT. Dapat talagang kabahan ang TNT dito, dahil ibang klase talaga nilalaro ng Hinabra kapag kompleto ang lineup nila. Pero syempre, hindi pwedeng basta-basta malitin ang TNT Tropang Giga, dahil iba rin ang puso ng isang champion. Sila ang defending champion sa conference na ito, kaya siguradong hindi sila basta-basta susuko sa laban na ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, sino sa tingin mo mananalo sa laban na ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye bye.